Hi guys, today is December 4 and today is a Tuesday. Hi guys, today is December 4 and today is a Tuesday. So, ayan, kaka-vlog lang natin kasi wala naman talagang nangyari for today. And still, si Mami nandun pa rin sa ospital. And then, okay naman na siya. Yung typical pneumonia niya is okay na. So, ang workout na lang ma-figure out is yung, ano niya, yung allergy niya. Kasi yun yung nagkakause ng fluctuating oxygen level niya sa katawan. And it's very delikado pala yun, guys. Pag nagka-fluctuate yung oxygen natin, diba? Katulad nga na nabanggit ko last, yun, yesterday's vlog is delikado siya kasi pwede kang magkaroon ng organ failure tsaka yung shock sa katawan. At kasunod nun, pwedeng ma-brain death. So, we don't want that to happen. So, ngayon, si Daddy umuwi kasi meron siyang trangkaso. So, yes, pati si Daddy meron sakit, may trangkaso siya. And I don't know what's happening, pero alam ko malalampasan din namin tong mga problema to. So ngayon it's already 5:54. Meron akong klase ng 6. 6 hanggang 9:30 na 'yon. I have 12 students for today. And yun lang naman. Balikan ko kayo uli mamaya para lang meron tayong update sa vlogmas natin. I know this is not Christmassy, pero kailangan ko lang mag-update at i-document ko ano ba 'yung nangyayari sa amin ngayong Vlogmas month. Itong December month na to. So, I don't know, ba't ganun? Pero, I know, gagaling din sila mami. Tsaka si daddy. So, ayan. Paano guys, magtuturo muna ako. So, mamaya na lang uli. Hi guys, good afternoon. So, today is December 5 and this is the Vlogmas Day 5, of course. So ayan, hindi nga tayo nakapag-end ng vlog kahapon kasi talagang masama pakiramdam ko, nag-away kami ni Obe, tapos nasa ospital pa si Mami, so wala talaga akong kagana-ganang mag-vlog. Pero good news guys, kasi pauwi na sila Mami dito sa bahay at na-clear na siya, wala siyang clear na yung pneumonia niya, tapos ang win-workout na lang is yung mga allergies niya. So, happy-happy na uli. Sana wag nang makulit si Mami. At wag nang kumain ng mga malalansa. Matigas din kasi ang ulo nun eh. Nakakaloka, manang mana kami sa kanya talaga. May iba tayo ng topic. Game 2 ng UAAP ngayon. So, I'm so excited. Mamaya 3:30 yung laban. So, ngayon I have 12 students. Kahapon I had 12 students as well. And, ayun, wala lang. Talagang nagturo lang ako kahapon kasi malungkot talaga ako, hindi ko alam kung bakit. Eh ngayon, medyo happy-happy na tayo. At least, uuwi na si Mami dito sa bahay at alam nating okay-okay na siya. So, pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-ayos ng kwarto. Hindi pa kami nakakapag-decorate ng kwarto kasi ngayon pa lang tayo sa sahod. Or baka tomorrow. Today is 5, the usual na natatanggap ko yung salary ko, 6. Pero natatandaan ko kasi sumahod na ako ng asinko eh. Pero seldom yun. For the past 6 months na nasa 512 ako. So anyhow, yung iba kasi nag-post na dun sa FB page namin na meron na silang sahod. So hopefully ngayon makredit na siya or tomorrow para makapag-decor na tayo dito sa kwarto. At makapag-grocery na rin ng konti kasi wala na kaming grocery stock ni Obe. So balikan ko kayo ulit guys. Ako yung magpe-prepare na kasi 1 o'clock hanggang 2 meron tayong klase. And si Obet maagang mag-gym ngayon kasi gusto niya mapanood yung UAAP Game 2. Ay nako, naging basketball fanatic na si Obet dahil dyan sa Ateneo and Lasal. Ateneo and UP na championship. At sana manalo yung UP para ma-extend pa ng Game 3, diba? So mamaya na lang uli. Babalikan ko kayo guys. Happy na talaga ako. So ayan, back to daily vlogging na tayo. So mamaya na lang uli and mag-iisip pala ako ng ng content. So yun na. Balikan ko na lang kayo uli later.
Hi guys! Ayan, ngayon lang tayo uli nakapag-vlog. So, kasi nga, sobrang hawa. Sobrang haba nitong week na to para sa akin. Bonggang-bongga. Talagang na-test ang aking endurance at agility. So, anyhow guys, ayun nga, sobrang haba nitong week na to sa akin kasi, di ba nga, yung unang vlog natin is tinakbo namin si Mami sa hospital. I think that was December 3 ng gabi. Ng madaling araw, I think. And dahil yun sa pneumonia niya tsaka dun sa kanyang allergy. Tapos, diba, to make the story short guys, nakauwi na si Mami dito. December 5, I think. December 5, nakauwi na si Mami. Tapos, December 5 ng gabi, si Daddy naman yung tinakbo namin sa hospital kasi he is experiencing high fever tsaka severe headache. Kasi kaya naman ganun yung naging decision namin ni Erica, yung younger sister ko tsaka nung ate ko. It's because kasi nga nagkaroon ng open heart surgery si Daddy last 2014 or 2015. And yun mga ganung mga situation, hindi na siya dapat pinagpapabukas or ini-ignore kasi nga hindi rin natin alam baka dahil dun sa surgery niya kung ba't siya ganun. Kasi wala namang ibang dahilan kung ba't siya magkakaroon ng high fever or severe headache. Pero, thank God, December 5 ng 11 p.m. tinakbo namin si Daddy sa Makati Med. Tapos, inabot kami ng mga hanggang alas 4. Actually, alas 5 pala. Alas 5, umuwi na ako kasi ang tagal lumabas nung result sa emergency room. So, ang naiwan kay Daddy sa Makati Med, dun sa emergency room, is si Erica, yung younger sister ko. Tapos, to make the story short, syempre, nakauwi na ako dito sa bahay. Only to find out na si Mami is nagre-occur na naman yung kanyang allergy. So, to make the story short, December 6 na yun kasi madaling araw na. Tinakbo uli namin kasama ko na si Obet. Tinakbo namin si Obet sa Makati Med. Si Obet. Si Mami. Ayan, nalilito na ako, guys. Ayun, tinakbo namin si Mami sa Makati Med para ipacheck uli yung allergy niya. Kasi, guys, sobrang delikado pala yun. Yung mga allergy kasi, pag pala meron tayo niyan sa katawan natin, yung oxygen level ng katawan natin is bumababa. Especially yung may mga rashes na allergy. Yun yung nagagawa niya negatively sa katawan na napapababa ng allergies yung oxygen level sa katawan. Pag nangyari kasi yun guys, there's a possibility na pwedeng magkaroon ng, I don't know the term, epileptic shock. So yung organs mo pwedeng siyang huminto kasi hindi enough yung supply ng oxygen dun sa katawan natin. So magkakaroon siya ng shock, pwede siyang mag-shut off. So, we don't want that to happen. And then, dinakbo namin si Mami sa Makati Med. Pagbalik ko dito ng alas 5, 6 o'clock, gumora na uli ako sa Makati Med para ihatid doon si Mami. Tapos, and then after an hour, bumalik na rin ako dito sa bahay the same day. Tapos, ang naiwan uli doon sa Erica. Actually, sa Erica, almost 5 days or 4 days na yata siyang walang tulog. Kasi nga siya nagbantay kay Mami, tapos siya din yung naiwan doon kay Mami doon sa emergency room nung binalik namin si Mami sa Makati Med. So to make the story short guys, today is December 7. Okay naman na si Mami tsaka si Daddy. Actually kahapon nga nakapag Robinson na siya. Na silang dalawa. Kumain sila ng, alam ko kung yung kinain nila doon. Pero may uwi silang shawarma or something. So yung kay Mami naman, ang bawal sa kanya yung mga malalansa. Tapos, yung findings pala kay Daddy, nakalimutan ko sabihin. URTI lang siya, so parang trangkaso. Kaya siguro masakit yung ulo niya. Kasi nga, mataas yung kanyang lagnat. Nag 38 point something yung lagnat niya. Eh, syempre, para sa mga adults, yung 38 point something na lagnat is mataas yun para sa kanila. So, yun, basically, yun lang naman yung nangyari noong December 3, 4, 5, 6. And then, December 7 nga ngayon, it's a Friday. So, sana hindi na siya wala nang stressful events na mangyayari this coming week kasi hindi nga tayo nakapag-vlog mas ng bongga. At hindi ko na rin na-vlog yung pag-grocery namin kahapon ni Obe.
Actually, wala naman kami masyadong binili. Paulit-ulit lang naman yung binili namin. Actually, papakita ko sa inyo yung mga grocery yung binili namin. Actually guys, ganyan lang naman yung binili namin kahapon. Sugar-free na bread. Tapos yung mga noodles, yung bread pan, tapos yung mayo na light. Tapos yung meatloaf ng Argentina kasi masarap siya. Tapos magluluto kami ng sopas para kay mami. So, itong vlog na to is December 3, 4, 5, 6, 7. So, 4 yata. Basta December 3, 4, 5, 6, 7 kasi hindi ako nakapag-vlog talaga. So, kinompress ko na lang kasi maiikli lang naman yung clips. At hindi rin ako nakapag-vlog sa Makati Med kasi nga bawal. So, sayang naman kung mauhuli. Tapos, ipapamura lang din yung card. Kasi ganun yung nangyari dun sa nakaraan na vlog ko. Matagal na yun eh. Ako naman yung nasa hospital noon, nagpapacheck up ako ng diabetes. Pinabura yung clip, so sayang lang. So, hindi na lang ako nag-vlog doon kasi nga, bawal talaga. May mga nakalagay naman doon sa hallway na bawal talaga mag-film doon. So, anyhow guys, balita, ilang araw din tong vlog na to. Yung una, pangalawa, tos ito nga yung huli, December 7. And hopeful, wala nang mga bad news, wala nang mga sakit-sakit kasi nakaka-stress talaga. At so far ngayon, nakabawi naman ako ng tulog. Medyo mahaba yung tulog ko ngayon. Tapos, yung start ng klase ko today is December. Ayan ko, yung nasasabi ko. Yung start ng classes ko ngayon is 1 p.m. So, I have 12 students na. So, not bad for weekdays. So, actually, weekend naman na ngayon kasi nga Friday na. So, thank God it's Friday. So, yun guys, balikan ko kayo. Medyo mahaba na naman yung talak-talak natin. Ang ginagawa ko kasi guys, yung pag-i-edit ko. Kunwari, nakapag-film na ako ng mga clip. Ang the usual na ginagawa ko, habang weekend ko, ini-edit ko na, nilalagyan ko na ng mga sound effects kung meron, nilalagyan ko na ng mga text kung meron. Para mamaya, konting editing na lang yung gagawin ko. Kaya na-upload ko agad yung mga videos. Kasi nga, diba, dun ako nag-edit sa cellphone. So, speaking of editing app, hindi ko magamit yung debit card ko na BPI dun sa Microsoft na App Store kasi, ewan ko, may something na i-verify sa bank. Hindi ko alam, baka hindi pwedeng gamitin yung BPI na debit card ko for online purchase. Pero kasi nagamit ko na siya for, hindi ko rin pala siya magamit sa Lazada, pero nagagamit ko siya sa grocery pag nagsaswipe ako. I don't know why. Pero nagamit ko siya sa Agodang pang-reserve ng room, ba yung sinasabi ko. Nagamit ko sa Agodang, hindi ko alam kung bakit. So anyhow, guys, hindi ko na nga mabili yung upgraded version ng PowerDirector dito sa laptop. So, dito lang muna ako mag-edit sa cellphone. So anyhow, guys, babalikan ko kayo ulit mamaya. Medyo mahaba-haba na yung talak-talak natin. So, see you guys later kasi 11 na pala. So, maliligo na ako ng mga 12. So, i-edit ko na to para mamaya konting finishing na lang yung editing natin. So, mamaya na lang ulit guys at sana wala na lang bad news na dumating at wala nang sakit-sakit. Kasi talagang stressful and nakakalungkot kasi magpapasko, diba? Tapos may sakit yung parents. Pero I hope kiniklaim natin to na wala na sanang magkasakit pa sa amin kahit sino. So, mamaya na lang ulit guys. Kita-kita tayo. Hi guys, ayan, it's already 5:20 na. Ayan, nagpahinga lang ako, nakaano na ba ako? Tatlong students na ako for today. So, yung remaining 5:30. So, 5:30 hanggang 9:30 p.m. So, sila Obet, nag-laundry ng mga clothes. Ayan, nag-laundry ng mga clothes, hindi, naglabas sila. Ayan, naglabas sila kasama si Mami, si Daddy, tsaka si Erica. So, hopefully, maging okay na talaga si Mami tsaka si Daddy para happy-happy na tayo at makapag-vlog masa tayo ng maayos kasi talagang this past few days, sobrang lungkot ko, sobrang devastated ako, tired, diba, na, tsaka to think na hindi ko talaga masamahan sila Mami at Daddy sa hospital ng mahaba kasi nga meron tayong klase, kasi ang hirap naman i-jeopardize nung penalty, nung absences dun sa classes, diba?
eh 140 din yun each class. Eh, ang dami kong klase every day, 'di ba? Pero yun, at least nandiyan si Erica para magbantay sa kanila. So anyhow, ngayon okay naman na sila. So sana kiniklaim ko na magtutuloy-tuloy yung kanilang recovery. So si Daddy yung okay-okay na yung pakiramdam niya, si Mami naman okay-okay na din. Basta wag lang magpapasaway, wag lang kakain ng mga malalansa. So I think magre-recover naman agad. Tapos ako, hagard ng aking itsura, kahit tingnan nyo, nakakaloka ang pangit na ng buhok ko, ayan. Baka bukas or Sabado or Monday, kasi bukas meron na akong 15 students. So bungi-bungi na yung mga free slots ko. Sa Sunday din, panigurado marami, kailangan nating umariba ng marami tayong pera this coming Christmas season. Kasi itong 21, yun yung huling-huli nating sasahudin bago mag-Christmas. At yun yung sahod ko ng 2018 sa 5-1 talk na huli, kasi susunod sa January na. Kasi nga 21 tsaka 6. So December 21 ako sasahod ng pang 15. And then yung sasahudin ko naman ng for December 30th sa January 6 siya nakikredit. 5 or 6. Kasi ngayong cut-off na to, itong cut-off na to, 5 siya nakredit sa akin. So sana 5 din makredit next year. So ayan, sana maging masaya na lahat. Wala nang sakit. Tomorrow pupunta lang si Mami sa VRP para magpa-consult dun sa specialist sa allergy na pinsan ko. Doon kasi siya naka-assign. So anyhow guys, so it's already 5:25. So mayroon na tayong klase ng 5:30 hanggang 9:30 na yon. So nasabi ko na nga kanina, sila Obet ngayon nasa ano. So ako magtuturo na ako. Ano ba yan? Paulit-ulit ako ng sinasabi. Ayun, wala lang talagang masyadong na vlogmas this past few days tong first week ng December, kasi nga nagkasakit si Mami tsaka si Daddy. So hopefully next week maging maayos na lahat at makapag vlogmas na tayo ng bongga. So mamaya na lang ulit guys, ako yung magti-teach muna. Hi guys, ayan, hindi ko na na-vlog yung pagkain namin ni Obet kasi wala namang kakaiba sa kinain namin ngayon. So ang kinain lang namin is meatloaf ng Argentina and sugar-free na bread at saka hotdog. Nagprito lang ng hotdog kasi wala na kaming maisip na makain. Ayun, kakatapos lang ng klase ko. 10:30 na. So manunood lang ng mga vlogs. Tapos matutulog na rin. So paano guys, wala namang nangyari talaga ngayon. So I ended 12 students for today. Nag-cancel yung isa. Kanina kasi 13 yun eh. So nag-cancel, I don't know why. But regular ko kasi yun eh. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi siya nagre-reply sa WeChat. So anyhow, I'll end this vlog na kasi ito na yung continuation ng mga nangyari this week. So tomorrow, new vlog and masaya na tayo dapat. I look tired kasi hindi pa ako nakakabawi ng tulog talaga. So anyhow guys, paano i-close ko na yung vlog. We're gonna say goodnight and see you guys tomorrow. At kailangan ko na magpahinga din kasi manunood lang ako ng mga vlogs. Tapos siguro mga 1 matutulog na ako kasi bukas alas 10 pa yung unang-unang klase natin. And I already have 15 students for tomorrow. So ayan, ang dami ko na naman tinalak. Sige, end ko na dito yung vlog. If you like this video guys, do not forget to put a thumbs up. And if you haven't subscribed, please subscribe to my channel. At kung hindi nyo pa na-press yung bell button dyan, please do so para lagi kayong updated sa mga newly uploaded videos ko. So once again, this is Franco. And thanks for watching Kimpang's TV Vlog. Bye!